Chairman TV. Weather update. Global warming. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, December 10, 2021. Yung minomonitor nga po nating LPA, you know, na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, wala na po siyang epekto sa ating bansa. At meron po tayong nakikita ang isang low pressure area pa rin ngayon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast at sa ating European Centre, ito po ay may posibilidad, no, na maging isang bagyo na papasok sa ating bansa. Makikita po natin yan mamaya sa ating advanced weather forecast. Sa ngayon nga po, no, ang umiiral sa ating bansa ay ating shear line na nakaka-apekto po yan sa may Bicol Region, sa may parte ng Caraga, sa Northern Mindanao, and Eastern Visayas and Central Visayas. At yung ating amihan naman ay nakaka-apekto, no, dito po yan sa extreme northern Luzon. Dito po yan sa may parte pa ng Cagayan Valley, sa may Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Aurora and Quezon. At dito naman po sa may Metro Manila, makakaranas naman po tayo ng partly cloudy sky at yung ating localized thunderstorm. At ito nga po, no, sa ating satellite image, kung mapapansin nga po natin, ano, yung amihan ay malamig pa rin po yung mararanasan ng malaking bahagi ng Luzon area. At may mga isolated rain shower tayong mararanasan at wala naman tayong ibang sama ng panahon na, na posibleng aasahan ngayong maghapon. Dito naman po sa may parte ng Mindanao at ng Visayas, makikita nga po natin, no, sa mga oras na to nakakaranas ng pag-ulan. Dito nga po sa may Tacloban, Cebu City, sa Bohol, Dumaguete at sa may Kabangkalan, ito po ay may kalakasan na pag-ulan na nararanasan nila ngayon. Dito naman po sa may Mindanao, sa may Surigao City, nakakaranas po ng malakas na pag-ulan. Sa Kabadbaran, sa may Cagayan de Oro, sa Dipolog, sa Pagadian at sa Bislig, nakakaranas din po ng pag-ulan. Pulupulong pag-ulan ang posibleng maranasan sa may General Santos City, sa Davao at sa may Manay. Sa may Palawan din naman po, no, sa dulong hilaga ng Palawan at sa may Puerto Princesa, Palawan ay makakaranas tayo ng mahina at katamtamang biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Ito nga po yung ating advanced weather forecast kung saan nga, no, na may papasok na posibleng bagyo at ito nga ay may posibilidad na umabot sa typhoon category. By December 11, mapapansin natin tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng pag-ulan dahil pa rin sa ating shear line. At ito na nga po yung ating low pressure area sa labas ng ating bansa. Then pagsapit po ng December 12, ito nga po ay papalapit na ng ating bansa. At pagdating po ng December 13, ito po ay may posibilidad, no, na maging isang tropical depression habang nasa labas pa lang ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng December 14, ito nga po mag-intensify into tropical storm. Dito nga po sa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero pagdating po ng December 15, dito nga po ay may posibilidad siyang maging isang typhoon category. Andito po siya sa eastern section ng Visayas. At makikita nga po natin, mayroon po tayong landfall scenario dito sa may parte ng Visayas by December 16. Kung mapapansin natin, no, may posibilidad niya na typhoon category siya na posibleng mag-landfall dito po somewhere sa may area ng Visayas. At pagdating ng December 17, ito nga po, no, ay tatawirin niya ang Visayas area at dito po yan pupunta sa may parte ng Palawan. So magkakaroon po tayo dito ng isang malakas na bagyo. Sa ngayon pa lamang po, no, hinihikayat na po natin ating mga kababayan na mag-ready. At dahil malakas na bagyo po ang posibleng tumama sa ating bansa sa ngayong unang bagyo ngayong December. Kaya iba yung pag-iingat na sa ating mga kababayan, inuulit natin, manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast dahil nga po, no, malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yung ating minomonitor na sama ng panahon
dahil nga mahaba ang ating range ng advanced weather forecast. Sa ngayon po, ito pa lang po muna yung data ng ating European Centre at ng Japan Agency para po dito no, sa ating minomonitor na sama ng panahon. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.